Yan, hello guys. Meron tayong bagong topic ngayon. Yan, i-share ko lang sa inyo yung mga lumang video card noon starting 2009 to 2012. Yan. Bubulol lang ako. Yan. So, start tayo noong 2009. Entry level video card ito. Ito yung NVIDIA ano? GT210 natin model nya. So yan yun, galing kay Samsung GC, ayan, GeForce 210, 512 lang yung RAM nya. Ayan, until now ito gumagana pa ito. Ayan, na-test namin sa unit to na dual core tapos sa quad core na Q6600. So gumagana pa siya. Nung nag-test kami ng ibang game, yung LOL gumagana dito, saka yung CS:GO. Pero yung ibang mga games, hindi na. Hindi na talaga nagra-run ng maganda. So mabagal na rin siya. So ito, pwede pa rin ito sa i-recommend sa mga yung mga wala pang mga video card na desktop para bumilis yung browsing nila sa mga browsing. Yan. So yun, ito, ni-release ito noong 2009 pa. GT210. Ito naman. Ano to naman to, yung MSI na brand. Ang brand naman ito. Yung model nito is GT ano ATI Radeon 5450. Yan, ito yun, yan yung model nyo, Radeon 5450R. Yan, ito kung compare mo dito sa isa, sa GT 210, ito mas mabilis ito kasi ano lang to eh, 1 gig na yung GDDR RAM niya. Yan. Tsaka yung kasi nito is 1,600. Kaya medyo mabilis talaga siya dito sa GT610. Yan. Tsaka yung RAM niya pa, 1 gig na. So, nung tinest namin ito, gumagana pa ito sa LOL, sa Dota, sa Apex, sa Valorant, sa CS:GO. Pero yung setting niya, kakalibrate mo pa. Madalas low yung setting niya, low to medium mga lang yung setting niya para mas maganda yung result niya sa game. So ito naman 1 gig din yung memory nito, GDDR3 din, 1 gig. Tapos ang model naman ito yung GT610. Yan. Yan. SOTAK GT610 Synergy Edition. Yan, 64-bit. Itong tatlong to, mga 64-bit lang ito. So ito, ni-release naman ito, yung chip nito, nung 2012 pa. Ayan, halos yung performance nito na ng Radeon 5450 sa GT610 ay halos magkaparehas lang yung performance nila. Magkaiba lang sila ng chip. Ayan. So ito, ni-release nung 2009, ito 10, ito 2012. So pag tinignan mo yung mga port nila, compare natin, common lang. Ayan. Meron siyang VGA, ayan, HDMI, tapos DVI. Ito naman yung isa, 512 gig. 512 gig, yung laki, no? 512 MB lang. Ayan. May HDMI na siya, tsaka may DVI din. So yun, itong tatlong to,
Working pa to, 100% pa working. So, bilhin nyo na. Yun lang. Shinare ko lang yung mga video card doon. Mga entry level lang ito. Mga entry level ng video card. Ayan. Sa mga walang budget lang. Wala pang masyadong budget. Pero dun sa mga mayayamanin at na pera, ano na to? X na to sa kanila. Ayan. So, yun lang guys, sinare ko lang itong mga entry level video card nung 2009 to 2012. Ayan. So, kung balak nyong bumili ng mga second hand na ano na video card at wala pa kayong budget, pwede naman kayong bumili nito. Ayan. Pero kung meron naman, merong medyo mataas ang budget nyo, pwede kayong bumili ng mga entry level video card din, yung ngayon, yung latest. Yung mga 710. Yan, start ng 710 pataas. Na swak lang sa budget nyo. Pero kung wala pa, eh, pwede naman kayong bumili ng mga second hand. Pero test nyo din. Kung mamaya, hindi na siya working eh. So, yun. So, yun. Kung nagustuhan nyo itong senior ko, yan. Pa-like na lang yung video na to. Tapos, subscribe na rin kayo. Then, hit yun na rin yung bell dyan para ma-notify ka kapag meron tayong mga video. Okay? Peace out.